Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Kasaysayan! Kaysaya! Ayan, mga kaibigan, ano, nais ko pong muli pasalamatan kayo na habang kayo ay kumakain, nag-aalmusal, o kaya nagtitimpla ng umiinom ng kape, ay kasama niyo po kami sa araw na ito. Napakahalaga nung topic natin ngayon, ano, mga kaibigan. Ang paksa natin ay paano ba ituturo? Paano haharapin ang usapin ukol sa diktadura, no? Yung kwento, isang bahagi ng ating kasaysayan. So, ewan ko kung magiging kasaysayan kaysaya pa rin yung ating kwento. Titingnan natin 'yan, ano, pero kailangan nating makita na hindi pwedeng iwasan to eh. O, kasi bahagi ito ng kasaysayan. Alam nyo, napakadali lang namang iwasan to at hindi gawing topic ngayon ng Vibal Group. Pero, syempre, may pangangailangan po eh ang teachers. At saka, naiintindihan natin na sooner or later, kailangan nyong sagutin ang mga tanong ng mga bata. Yun talaga yun. Eh, hindi pwedeng iwasan ang usapin na ito, mga kaibigan. So, paano ba haharapin ang issue ng diktadura? Paano ba ituturo yung panahon ni Pangulong Marcos, yung kanyang batas militar, sa ating paaralan at sa ating mga bata? Now, walang kinalaman ang Vibal Group sa mga sasabihin ng mga bahagi ng talakayan na ito. So, yun lang ha, kailangan kung may sasabihin kami at nagalit kayo, huwag niyo sisihin ng Vibal Group. Sisihin niyo kami. Kami po ang mananagot sa mga sasabihin namin. Okay, so bago ko tawagin yung mga panauhin, kailangan ilatag ko yung kung bakit mahalaga na makinig kayo. Kasi anuman ang inyong political na asosasyon o political na panig sa mga nangyayari sa ngayon, o maging sa mga pananaw niyo sa kasaysayan noon, kailangan makinig tayo. Bakit? Lalo na kung guru ka ng kasaysayan. Simple lang. Mayroon daw pagbabago na nagaganap sa kasaysayan. Lalo na sa panahon na iyon. At isa sinisisi sa mga pagbabago na yan ay kayo. Tayo. Tayong mga guru. Sinasabi nila, hindi ba daw natin tinuturo ang panahon ng batas militar? O kung tinuturo man natin, mali-mali daw ang tinuturo natin. At sinasabi nilang mali, depende sa kung ano ang ating kung ano kanilang pananaw o panig sa politika ngayon. Is that fair? Tanungin natin yung mga sarili natin, mga guro. Tama ba yon na sinisisi ang education sector sa nangyaring yan? O baka may iba pang mga dahilan? Okay. Para sagutin ang mga implikasyon ng sinasabing pagbabagong ito sa kasaysayan o yung tinatawag na historical revisionism daw,
eh tatawagin ko po ang ating mga panauhin. Of course, ang ating panauhin ngayon, mga kaibigan, ay profesor ng kasaysayan ng Ateneo de Manila. Siya po ang co-founder ng proyekto at siya rin po ay co-author ko sa aklat na Bonifacio ang Unang Pangulo. Siya po ang isa sa mga guro, resource persons na nagbibigay ng training ukol sa panahon ng batas militar. At nakakatuwa kasi ito yung isa sa mga pagkakapareho namin ng hiling. Kaya kakaibigan to eh. Kasi marami kami pagkakapareho ng mga kaisipan at hiling. Kaya naman, I'm so proud to say that kasama natin ngayon ang kaibigan ko, si Ginoong John Ray Ramos. Professor Ramos. Okay. Makasaysayang araw sa iyo, Shao, at sa ating mga kasama ngayon sa panel at sa lahat ng mga nakikinig na lalong-lalo na sa ating mga kapwa guro. Yes, salamat John Ray. So talaga. Now, mahirap 'yan kasi tandaan niyo kahit mga hand signs may mga kahulugan 'yan, 'di ba? So, di ba? Pero yung mga kahulugan nga ay tulad ng mga sitwasyon, ang very constant lang sa kasaysayan, tandaan natin ay pagbabago. Ayan. Pagbabago at kailangan konteksto. Konteksto. Diba? Depende yan kung paano mo ginagamit itong simbolo na yan. Diba? Oh, di ba? Oh, sige. Ngayon, gusto ko tawagin sila ng maayos ano? At kukunin ko lang yung aking kodigo. Mga kaibigan ko to eh. Ito. So yung una nating yung pangalawa nating mag-aano sa atin ano na magiging guest natin, siya po ay isang guro. Guro po siya, guro. Sa primarya at sekundaryang antas ng pag-aaral. So, kumuha tayo ng talagang subject matter expert when it comes to teaching. Ayan. At siya po ay volunteer collective ng The Martial Law Chronicles Project. Wala pong iba kundi ang kaibigan natin si Binibining Mel Cardenas. Hello, Teacher Mel. Magandang umaga po, makasaysayang araw sa ating lahat. Maraming salamat. At ngayon, siyempre, salamat po. Kasama ho natin para naman sa kung paano ba pakikilusin ang kabataan. Kasi hindi sapat na ituro lamang yung leksyon ng kasaysayan. Kailangan usigin natin ang ating mga kabataan na may gawin para sa pagbabago sa lipunan. So, nakasama din natin ng matagal ito dahil ako po ay sumulat ng isa sa mga istoryador na sumulat ng isang exhibit na kanilang ginawa noong ika-apat na pong taon ng batas militar sa Pilipinas. No? At ngayon eh, malapit na tayo doon sa 50 kasi 48 na tayo, no? So, mula siya po ang executive director lang naman, mga kaibigan. Executive director. At batang-bata, napakaganda rin. Parang wala tayong guest na hindi maganda at hindi gwapo dito sa kasaysayan kaysa yan. No? Mga kaibigan, executive director, Center for Youth Advocacy and Networking, si Binibining Rafaela David, also known as Paeng David. Hello po, Prof. Chow, Ate Mel, tsaka Sir John Ray. Mapagpalayang umaga sa lahat ng viewers. Mapagpalayang umaga sa ating lahat. O, magpahinga muna yung dalawa at si John Ray muna. Babalikan ko kayo sa ating demonstration ng kung paano ba ito gagawin. Pero pupunta muna tayo kay John Ray. John Ray, pagbabago ng kasaysayan, historical revisionism. Napakasama ba nito? Ano eh, ang historical revisionism ay natural na proseso ng pag-aaral at pagsusulat ng kasaysayan. Kasi ang original na kahulugan ng historical revisionism mula sa salitang ugat nito, revive or revision, ay ibig sabihin ay pagbabago. At kung idadala ito sa tamang proseso ng historical method, yung pagsusuri sa mga ebidensya, pag-intindi sa konteksto at titignan natin yung epekto ng mga desisyon ng mga tao during that particular time at ano yung naging epekto ng mga desisyong ito, yan, edi makakagawa tayo ng isang proper na
na salaysay tungkol sa ating nakaraan. So, yun yung talagang ginagawa naman nating mga historians, which is yung binabag, susulat ng proper na kasaysayan. Pero ito yung dinadagdag natin. May dinadagdag tayo, which is yung may bagong pananaw o kaya dahil may bagong ebidensya na luta, ay kailangan syempre nating isama yung bagong ebidensya na ito or suriin yung bagong ebidensyang ito. So, yung mga ginagawa natin na mga na narratives, mga historical accounts na may bagong perspective, may bagong sources, ay basically is a revisionism. Kasi ang punto nito ay nag-a-update tayo ng kaalamang historical. Ayan. At yun yung palag original meaning ng revisionism. Ina-update mo kasi nire-rest mo. Parang okay. Textbook. Oo. Halimbawa. Sige. Noong unang panahon, sabi ng mga aklat, ang mga aklat kulang sa impormasyon tungkol sa kultura ng ating mga ninuno. So nabubuo yung kaisipan ng mga tao na bobo ang ating mga ninuno. Ay. Diba? Diba? Parang walang kultura ang ating mga ninuno sa panahon ni Magellan. And in fact, explicitly, may mga aklat na available na sinulat ng mga dayuhan, ginagamit sa mga kolehiyo hanggang ngayon na sinasabi yan. Diba? May Asian history textbooks na kumakalat na 1964 pa, pero binibenta pa rin na reprint hanggang ngayon. Oh. At yan ang mga nakasulat. Diba? So, yun, kailangang i-revise yun dahil may mga bago ng mga pag-aaral. Hindi po ba? So, tandaan natin, bakit ganun? Bakit pwede bang ibahin ang nangyari sa kasaysayan? Actually, hindi. Hindi. Kasi isa lang ang nangyari sa kasaysayan, sa nakaraan. Eh bakit may pagkalito? Kasi po, yung nakaraan, hindi naman natin recorded o hindi pa natin nahanap lahat ng ebidensya. So, ang nangyayari sa atin, ang alam natin sa nakaraan ay batay lang dun sa nakita nating mga ebidensya, dokumento at salaysay. Mm-mm. So, pag may bago kang nakita na totoo, kaya nga, meron tayong topic kung ano, panoorin nyo na lang yan, yung ang batayang metodo ng kasaysayan sa aking YouTube page, Shoutua, please subscribe, YouTube Shoutua, makikita nyo na merong paraan para meron ka mga dapat itanong, parang right mid eh. Sorry sa plan. Pero, di ba? Kung kailangan ng tala, huwag mahihiyang magtanong. May ebidensya ba nito? Ewan, may ebidensya ba nito? So, ebidensya. At yung tatanungin mo tungkol sa ebidensya, mahalaga. Para malaman mo kung totoo ba o hindi yung ebidensya at yung sinasabi ng ebidensya. Ang tawag dyan, external at internal criticism. So, now, hindi mali. Halimbawa, nakita ko na si Bonifacio at ang kanyang pamahalang Haring Bayang Katagalugan, nakita natin na mga historiador na gumana bilang isang gobyerno. And therefore, pangulo si Andres Bonifacio. Hindi masamang sabihin yun. Hindi masamang pagbabago sa kasaysayan yun. Dahil mayroong ebidensya na pangulo talaga. Kaya nga tawag ko na talaga sa kanya, pangulong Andres Bonifacio. Diba? Kaya approve nyo yan o hindi, may dokumento eh. Na revolutionary government yun. So, now, ito, yun lang ang problema. Bakit tayo nagkakaproblema dito sa historical revisionism na ito? At yung bang nangyayari ngayon dun sa issue ng diktadura, tama bang tawagin historical revisionism dyan eh? Yan. Actually, hindi nagkakasundo tayong mga historian sa terminong revisionism tungkol dito sa phenomenon ng pagbaliktanaw natin sa batas militar, no? Kasi though may mga grupo na talagang tinatawag rin ito na revisionist talaga, pero tandaan natin na tulad ng sinabi ko, ang revisionism, yung merong may mabuting uri ng revisionism, at syempre meron rin yung pangalawang uri ng revisionism, which is basically tulad ng sinabi mo dati ay gumagamit ng mga salaysay na weaponize para sa politika or okay. Nagagamit sa politika. Oo. Liwanagin natin, okay. Weaponize meaning pag ginamit sa politika, ginagawang armas yung kasaysayan. Oo. No? Mm-hmm. Maaring may ilang tama doon sa sinasabi, pero dahil nga ang kasaysayan dapat
parehas ka. Hindi sinasabing hindi bias o hindi, meron ka pa rin opinion about it. Pero ibig sabihin, parehas ka. Pero once na weaponize mo yan, diba, tinarget mo ang isang sektor, isang grupo, isang tao, ibig sabihin, ano yon, may agendang political. Diba? Oo. So, medyo magandang ano yan, magandang tingnan yan. Sige, ano pa ang sa ano pa yung salik ng isyung ito? Okay. So, ito yung may maraming mga ginagawa silang mga strategiya, paraan para gawin yan. Tulad nung sinabi mo na nagsasabi ng kumbaga either extremes, nagsasabi ng hindi totoo, nagsasabi ng hati totoo or tinatawag na half truth o kaya may pagtatago sa totoo. Okay, tulad nung nagsisinungaling ka ba pag hindi ka nagsasabi ng totoo? Pag hindi mo sinabi yung totoo. Tama. Ayun. Iba 'yon sa pagsisinungaling, 'di ba? So may tinago ka pero hindi ka nagsinungaling. Ayan. Or meron pang ano 'yan. Bago mo sabihin pang-apat, meron pang implication 'yan kasi kapag ka nakita sa isang salaysay na may katotohanan, kahit yung ibang bahagi nito ay peke, pwede mo nang sabihin na, ay, totoo yan, kasi ito, totoo ito. Therefore, totoo yung buong kwento. So, may danger din na ganun. Mm-mm. At yung pang-apat ay gagamit ka ng mga totoong facts, pero yung interpretation mo ay heavily weaponized or kumbaga heavily biased, shifted towards one political leaning. Ayan. So, yun yung, kasi basically, historical facts cannot explain themselves. Yun yung, ano talaga natin, ang mga facts ay kailangan ng interpretasyon. So, ang uri ng revisionism na ito, ito yung tinutukoy ng mga na isang termino or isang bahagi, isang panig ng historical revisionism at ang ibang pangalan nito. At ito yung tinatawag na negationism, which is yung talagang distortion ng mga historical narratives taliwas sa kung ano yung akademya natanggap at kumbaga gumagamit ng heavily biased or kumbaga heavy twisted na interpretation. It's either it's historical negationism at historical denialism. Ayan. Oh, wow. Deny mo. Basically, kung ipapaliwanag mo sa bata, minsan ang hirap ding ipaliwanag kung negation, gagamit ka ng mga jargon na ganyan. So, ang isang malinaw dyan ay distortion, historical distortion o pagbabaluktot. Okay? Sige. Now, pero hindi simpleng usapin yan, mga kaibigan, kasi paano ba tayo napunta dito? Naalala ko nung bata pa ako, high school ako, noong 1999, medyo ano na yan eh, na-establish na na halimbawa, si Marcos ay diktador. Diba? Si Marcos ay nagkaroon ng mga malalaking utang panlabas sa panahon ng kanyang administrasyon. Nagkaroon ng mga pagnanakaw o pandarambong. Nagkaroon ng human rights violations. Diba? Ang people power na nagpatalsik sa kanya ay nakabuti. Si Ninoy Aquino ay tinuturing na bayani. At tila wala namang masyadong kumukontra doon. Diba? May iilan, pero hindi lahat. Diba? Hindi buong. Kumbaga, nagkaroon na ng konsenso sa mamamayan na totoo ang mga bagay na ito. Fast forward to 2020, parang iba na yung alam ng mas marami. Diba? And of course, yung isang simpleng paliwanag dito ay political. Nagbabalik ang Pangulong Marcos, diba? Oh, sorry, nagbabalik ang pamilya ng Pangulong Marcos. Gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. In fact, actually, pinabalik unti-unti naman sila talaga nakabalik, 'di ba? Umuwi si Imelda bago pa pinayagang umuwi ni Cory si Imelda. Tapos eventually si FBR pinayagang umuwi yung bangkay ni Pangulong Marcos, 'di ba? Nakatakbo rin sila sa mga lokal na posisyon yung kanilang mga anak at si Ginang Marcos mismo. Sa kahit pa ano nung pang at the early stages. Pero nung parang naging pambansa na yung ano no yung nagiging pambansa na yung kanilang posisyon, sumabay din yung tinatawag na mga video, no? May mga noong 2011 nagkaroon ng mga videos na maganda yung pagkakagawa, may half truths pero may mga contentious na mga nilagay,
ng mga facts, pero ito yung isa sa mga nanguna sa pagbabago ng pananaw ng tao. Tapos, gumana na yung mga Facebook, social media, diba? Tapos sinasabi, may mga trolls daw na mga kinukuha na hindi natin yan dinideny. Pero John Ray, ganun lang ba kasimple yun? Meron lang ba talagang, parang utu-utu ba ang tao na naniniwala agad sa ganong mga propaganda? O may iba pa itong dahilan kung bakit tinatanggap ng tao yung mga pagbabago o pagbabaluktot sa kasaysayan? Okay. So, malawak na natanong yan, Chow. Siyempre, hindi naman automatic na utu-uto ang mga tao to believe yung mga fake news. Kasi actually, hindi lamang sa Pilipinas nangyayari ang phenomenon na ito na yung fake news ay kumakalat para to support a particular na politiko or isang advokasya. At tapos ay, ayun, gagamit ng mga hindi totoo mga datos, hindi mga totoo or heavily distorted na mga kwento at mga interpretasyon. So it's actually a global phenomenon. At mas malawak itong nangyayaring ito na kumbaga, dahil sa phenomenon rin ng social media. So kung tayo ay nasa digital information age, kung ang impormasyon ay mas mabilis kumalat sa kasalukuyan, ano pa yung misinformation at lalong-lalo na sa konteksto natin, yung actual or yung sinasadya na pagpapakalat ng mga hindi totoo or mga distorted na mga kwento or tinatawag natin na disinformation. Iba, kasi right. Yun eh. Iba yung kumakalat kasi yun yung alam natin pero mali pala, which is misinformation. Pero yung sinasadya mong magkalat. Mm-mm. Maling akala. Sinasadya mong magkalat. Misinformation. Maling akala. Oo. Hindi ko po sinasadya. Di ba? Pero yung anong sinasabi mo, yung pangalawa? Yung sinasadya kasi mayroong agenda, disinformation yan. Mm-mm. Correct. Ibig sabihin, talagang gustong baluktutin. So yes. Minsan, napag-ahalo natin yan. Di ba? Mm-hmm. Yung maling akala, yung... Pero kaya kailangan ng critical na pagsusuri sa mga claims na ito, no? Pero again, hindi ho ito pag hindi tayo mag ano ng claims eh. Hindi natin masyadong hihimayin 'yan kasi tayong mga guro, alam na natin ito eh. Pero yung mas take away natin ngayon, paano ba natin ito titingnan? So, yan yung isa, no? Pero ako, yung isang sahalik na lagi kong sinasabi, ay ano ba yung nangyari pagkatapos din ng EDSA? Tama. Ay may kinalaman sa kung paano tinitingnan ng maraming tao yung pamana ng EDSA, si Marcos, di ba? At lahat ng ito. So simple. Totoong bumaba ang ekonomiya natin by 1986. Kaya marami nagalit sa Pangulong Marcos. Tumaas yung mga presyo ng bilihin, kaya nag-alsa noong panahon ng EDSA. Pero ang nangyari kasi diyan, parang hindi naman nangako ang EDSA. Kasi ang EDSA People Power, yung event, hindi naman talaga siya nangako. Ang kanya lang nais ay pabagsakin si Pangulong Marcos. Pero ang tingin ng tao ay kapag ka naibalik na ang demokrasya, di ba? At si Pangulong Marcos ay mawala, gaganda na yung buhay ng tao. Magiging langit itong bahagi ng mundo. Di ba? Na sa aking pananaw, yan yung isang dahilan kung bakit ang tao mahirap makumbinse. Bakit? Okay. Yung demokrasya, sa madaling salita, kasi mahabang usapin ito, sa madaling salita, ang demokrasya ay ginamit ng iilan para sa kanilang sariling pakinabang. Yung diba? Mga institusyon. Yung mga institusyon, proseso, ginamit, winalanghiya, I'm sorry for the term, diba? Kasi ang institusyon pwedeng bayaran, ang ibang mga institusyon na tao sa institusyon pwedeng manipulahin, bayaran, para makinabang ang iilan na kanataas. Oo. Ang tawag doon, elite democracy. So, nung hindi na gumana ang mga korte, laging mahihirap ang mga kinakasuhan kahit na hindi makatuwiran sila yung napapatunayang guilty. Yung mga mayayaman ay nakakawala. Anong sasabihin ng tao ngayon? Ang sasabihin nila pagdating ng panahon, di ba? Nako, sabi nila, binalik nga yung demokrasya
naging walang silbi naman sa bayan. Mm-hmm. Hindi totoo walang silbi. Pero yun ang pananaw. Yun ang pananaw. Diba? At yun ang pananaw dahil talaga namang ginamit yung demokrasya. Yun po yung kailangan maintindihan dito. Yung tao, tinitingnan niya ang kasaysayan sa pamamagitan ng kasalukuyan. Totoo. Mm-hmm. Ganon talaga yun. Hindi na tinitingnan ang kasaysayan sa pananaw ng kasaysayan. Okay? So, pati yung mga events after the fact ay nakakapagpabago ng kaisipan. Kaya ang mga tao ngayon, tinitingnan nila, kailangan na nating magbalik sa kamay na bakal. Kasi itong demokrasyang sinasabi natin ay hindi naging patas para sa mga maliliit. Yun po yung nakakalungkot dyan. At alam natin na totoong nangyari naman talaga yan. Although, pinasasalamatan pa rin natin yung mga pangyayaring yun dahil may freedom of speech tayo, pwede natin itakda yung sarili nating buhay. Kasi ibang-iba yun dahil dati, pati dapat mo panoorin sa TV, tinatakda ng isang tao lang. Pati yung sasabihin mo, itinatakda ng isang tao lang. Diba? So, ngayon, tignan natin yan. Ano? Yan yung isa. No? Isa pang problema dyan, Ray, ay matakas ang censorship nung panahon ni Pangulong Marcos. Alam mo natin yan. That's a historical fact. At syempre, hindi mo naman lahat ng hindi lahat ng tao nakakaalam ng bad news at hindi naman lahat ng tao ay naging biktima ng kalupitan ng batas militar. So, kailangan nating tingnan dyan, Ray, no? Kapag ang bata nagsabi na ang tatay ko po, ang sabi niya, ang martial law ay nakabuti sa bayan kasi may mga ipinatayong mga kalsada na kinabang sila doon sa pagbibigay ng Nutriban at saka ng CLIM. Mm-hmm. Diba? Nagkaroon ng mga infrastruktura na heart center, lung center, kidney center kung saan nagpagamot kami. Masasabi mo ba, kumbaga, counterproductive ba yun kung sasabihin ng teacher na, mangmang yung tatay mo. Hindi. Mangmang yung bata. Diba? May ganun na po siya. Mali ka kapatid! Ganun. Eh, paano yun? Eh, kung wala namang naranasang repression yung kanyang tatay. So, ito yung isang nagiging problema. Ano masasabi mo tungkol dito? Paano natin ito susolusyonan? I-address. Yes. So, kailangan nating intindihin na sa mga, dahil, na limited lang yung kaalaman ng bayan sa, dito sa mga theoretical na konsepto ng kasaysayan, sila ay basically nakakahon sa kanilang sariling experience ng diktadura. At kung para sa kanila, ano yung kasaysayan ng batas militar ay nakapako sa kung ano yung experience nila at sa kung ano yung naranasan at ano yung pinagdaanan nila. Kung para sa kanila ay hindi naman sila naging biktima ng anumang karahasan o kumbaga ay hindi kumbaga naging maayos naman yung buhay nila during that time ay hindi na it's kumbaga totoo yun para sa kanila pero it doesn't remove the fact na yung ibang mga abuso yung mga pagnanakaw etc ay hindi nangyari ayan na so ibig sabihin ay kailangan mo intindihin na totoo yun para sa kanila pero hindi ibig sabihin na hindi totoo yung o para tugunan itong punto na ito kailangan nating ipaintindi basically sa mga bata sa excuse me na paintindi sa mga bata na iba-iba ang karanasan ng mga tao sa o iba-iba ang karanasan ng bayan sa panahon o sa ilalim ng diktadura ayan okay. Nakalimutan okay. So, lang ang punto mo, pero sige tuloy mo tuloy oh, sige mo. go hindi tuloy mo sabihin mo yung punto mo okay. So sinasabi natin, di ba? Hindi mo naranasan. Kasi hindi naman lahat ng bagay makikita mo eh. Kahit sa panahon ngayon, sa lipunan ngayon, kunwari, kung nasa subdivision ka nakatira, middle class ka, yung paghihirap ba ng mga magsasaka, nakikita mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito nag-exist. Oh, may, ayun, naalala diba? Ko na yung analogy. Sige. Yung simpleng analogy dyan, okay? Halimbawa, doon sa barangay nyo, may nasusunog na bahay. May nasusunog na bahay, okay. Oo, may nasusunog na bahay. Kumbaga, total experiment na lang natin. May nasusunog na bahay sa barangay nyo. Iba ang karanasan at kwento
ng taong nasa loob ng bahay, iba rin ang kwento ng nasa kapitbahay, iba rin yung kwento ng bumbero, at iba rin yung nasa 3 streets away. Iba yung kwento ng nasa 3 streets away. Ayan. Pero, so, sasabihin nung nasa malayo, okay, na okay lang naman yung sunog or parang wala, hindi naman ito grabe, hindi naman ito malala. Yun yung pananaw nila kasi malayo sila doon sa pangyayari. Okay, iba naman yung kwento ng nasunugan ng bahay na ayun. So, okay, ibig sabihin, hindi porket hindi nakita o hindi naranasan noon tagamalayo yung sunog, okay, ay hindi ito nangyari. Tama. Yun yung punto. Mm-mm. Yes. So, dito rin natin pinag-iiba yung konsepto ng kasaysayan, sabi ni Charles Wright Mills, no, isang sociologist sa Akdang The Promise, no? The Sociological Imagination, Chapter 1, The Promise. Pinag-aaralan namin yan. Na may pagkakaiba yung biography sa history. No? Ibig sabihin, yung individual nating kwento, ay hindi yun ang kasaysayan. Di ba? Paano lang yan nagiging kasaysayan? Pag pinagsama-sama mo na yung iba't ibang kwento, perspektiba. Yung mga nakinabang, yung mga nagsabing maganda ito dahil sila'y tunay na gumanda ang buhay, yung mga naghirap, yung mga pinahirapan, lahat yan ay isasama mo dun sa iyong naratibo. So, magandang ano yan, magandang tignan yan. So, moving on, gayon din, pagka sinaweaponize yung isang information, dito nagkakaroon ng parang pag nagiging sobrang unfair o one-sided ang naratibo. Now, ikaw, ako, halimbawa, ako, critical ako sa mga Marcos. Ibig sabihin, sinasabi ko at isa sa mga advocacy ako ay hindi mabaon sa limot yung mga pagkakamali. Kasi aral yan para sa atin para hindi na maulit ang kasaysayan. Pero, hindi naman ibig sabihin na kung merong magandang naging dulot ang isang proyekto ni Pangulong Marcos o ng mga proyekto nila, hindi deny ko. Dahil lang galit ako sa mga Marcos. Kasi yun ang sinasabi natin eh. Hindi dapat galit, lalo na kapag guro ka, bagamat may opinion ka tungkol sa isang bagay, minsan emosyonal, malapit ka sa isang issue, hindi dapat galit ang nagiging dahilan kung bakit mo tinuturo ang isang bagay. Oh, take for example, sasabihin nung kabila, ang Pilipinas, nung panahon ni Pangulong Marcos, ay golden age ng ating ekonomiya. Ibig sabihin, gumanda ang buhay. Peace, ano daw, 1 peso is to 2 pesos is to 1 US dollar daw. Actually, mali yun. Mahabang paliwanag. Pero nung pumasok si Marcos, 4 pesos na po yung dolyar noon. At bumaba pa yan. Mula 6 pesos 1969 by 1986, 20 pesos na yan. But anyway, ito yung sinasabi natin. Yung isa naman sasabihin, hindi, puro kahirapan. May mga pinapapila pa ng bigas. Diba? Walang nangyaring parang pagtaas ng ekonomiya. So, yung dalawang sides na to, pag pinakinggan mo, may pinapresent pareho na ebidensya. Diba? So, paano natin yon titignan? Isishare ko lang sa inyo yung isang paborito kong infographic kasi maganda rin yung pag nagtuturo tayo. Maliwanag yung ating mga illustrations. So, ito yung nakita ko mula sa Business World na pinakamagandang illustration ng ekonomiya sa panahon ng batas militar na galing sa mga datos ng Philippine Statistics Authority. No? So ano ito? Makikita ninyo na sa batayang GDP year-on-year growth rate na pinantay, kasi di ba nag-iibang halaga niyan, pinantay sa mga year 2000 prices, yung panahon ng martial law ay tumaas ang ekonomiya bandang 1973 at 1976. Okay? 1973 at 1976. At itong pagtaas na ito ay ito yung pinakamataas na ekonomiya natin sa nagdaang 50 taon. Okay? Now, pero anong mangyayari? Kasi yung ekonomiya, kinontrol, binigyan ng direksyon, pero may nangyari po.
At ano yon? Ano ba yung naging salik ng pagtaas na ito? Yung infrastructure kasi nung ipinatayo ni Marcos, umutang siya sa ibang bansa at yung mga utang na ito, yun ang ipanggagawa niya ng mga infrastruktura at ang expectation ay ang ekonomiya ay gaganda dahil sa mga daan, kalsada. No? Pero anong mangyayari? Dahil hindi niya alam kung kailan siya titigil sa pagkapangulo, naabutan niya yung tinatawag na oil shock crisis of 1979. Yung oil shock crisis na yun, mahalaga yan. Dahil pinababa niyang ekonomiya ng mundo. Ang mali ng Pangulong Marcos, ayon sa aking kaibigang economic historian, sabi niya, yung solusyon ni Marcos sa ekonomiya noong 1970s, yun pa rin yung ginawa niya sa ekonomiya ng 1980s na hindi niya dapat ginawa. Ibig sabihin, magpatayo ng infrastruktura, umutang ng umutang habang mababa ang ekonomiya. Dapat itinigil daw yun. So kaya, dahil sa mismanagement na yan, ay bumaba ang ating ekonomiya noong 1983, bago pa mamatay si Ninoy, sa pinakamababang level since World War II. At sa totoo lang, hindi na ito nakasulong hanggang siya'y mapatalsik. At in fact, panahon na ni Cory nang yan ay tumaas muli, bagamat maraming kudeta kaya bumagsak ulit at energy crisis, pinataas ni Pangulong Marcos yung GDP, kaso nagkaroon ng Asian financial crisis, at syempre nahalal si Estrada, at eventually, yan, makikita nyo kung paano yan hanggang sa panahon ni Noynoy, ito lang sayang ni Duterte sana, dito sa picture, pero makikita nyo dyan kung paano dumalo yung ekonomiya. So, totoo bang golden age of the Philippine economy? Sabi dito ni Mel, hindi naman talaga golden age, gold-plated, siguro. Pero, may pagtaas ng ekonomiya. Diba? Naramdaman ng ilang tao yan, ng maraming tao, I mean. Pero, ang problema, pag politika yung pinairal mo, yan lang yung maaalala mo. Pag politika at galit ang pinairal mo, taga-kabila ka, naniniwala kang si Marcos sa isang diktador, ang problema naman sa'yo, 'di ba? Kung sobrang extreme ang paniniwala mo, hindi nangyari yung nauna. Yung huli lang yung naalala mo. 'Di ba? So, kailangan tulad ng sinasabi ko, may panig man kayo sa politika, kailangan parehas genre ang ating pagtingin tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi po ba? May punto ako, pakibalik yung yung slide mo na 'yon. Oo. Sige, wait lang. Yeah. Ito yung isa sa dapat nating intindihin sa kasaysayan, no? Okay. So, kung titignan niyo yung chart, ito yung sinasabi natin kanina na ang constant lang sa kasaysayan ay pagbabago. Okay. So, sa haba ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, ni dating Pangulong Marcos, syempre, marami ring pagbabago 'yan. So, pag generalize natin ang narrative na either golden age or dark age, binubura mo yung fact na yung ekonomiya noong panahon ng kanyang pamumuno at diktadura ay naging constant lang. Either taas yan or baba lang. Pero kailangan yung intindihin. Yan. Na sa umpisa, yes, may pagtaas. Pero mahalaga rin kasi sa atin na nag-aaral ng history na intindihin kung bakit bumagsak. Ayan. So before tayo magsabi na actually ni-discourage ko nga yung pag-generalize ng history ng martial law as either golden age or dark age kasi kailangan intindihin natin yung proseso na yes, ayun, may promise nga yan, like all administrations may promise pero magsak in the end. Of course, dito papasok yung mga abuse, yung cronyism, yung mismanagement ng economy, yung pagiging kumbaga pagpapahina ng ating market economy dahil sa mga cronies at sa corruption, etc. At makikita rin natin yan. Kasabay ng mga economic crisis nung 1979 at nung later on nung 1980s, basically yung mga cronyism, yung policies at yung corruption, yun yung nagpahina sa ekonomiya natin kaya bumagsak. Ayan. At kailangan nating i-trace yan. Yun. So, yun nga, ang lagi kong sinasabi na ang tanong natin sa history ay lamang who, what, when, where, but rather, isama natin yung bakit nangyari ito, paano nangyari ito, at ano ngayon, or
ano yung relevance? So what? Ayan. Nakakatuwa kasi, alam mo, ito dito natin makita, hindi talaga sapat, bagamat may memorization, kasi may mga bagay na talagang dapat na alam, hindi ito sapat para sa pagtuturo ng kasaysayan. Kailangan ay saysay. Kailangan saysayan, tingnan kung bakit nangyari at bakit ito mahalaga. Kasi meron tong aral eh. Huwag mo nang uulitin yung ginawa ng Pangulong Marcos nung nagkamali siya. At kung may ginawa siyang tama, hindi gawin. Kasi di ba marami din nagsasabi na may mga project si Pangulong Marcos na hindi natuloy dahil sa EDSA na sana ay nakaganda sa ating kalagayan. Na in many ways, nag-agree ako kasi yan ang conclusion ko sa aking thesis kay Imelda Marcos. Eh. Maraming pinatigil na magagandang project na sana nakatulong pa sa bayan. Now, isa na lang na punto bago tayo pumunta sa ating guests. Alam nyo, isang malaking dahilan kung bakit nababago yung kasaysayan natin, liban sa, kaya nga ako naawa din ako kay Marcos. Eh. Sinasakyan ng lahat. Sabi nga ni Van Ibiang, nasa tako, hindi kami nagkakasundo ng pananaw ni Van ano, sa maraming bagay. Pero magkaiba man kami ng pananaw, isa lang yung pinagkakasunduan namin. Nakawawa din yung Marcos. Kasi patay na, sinasakyan pa rin ng napakaraming tao. Sinasakyan ng parehong panig. At alam nyo, dun sa kapag nauungkat yan, pag ginagamit ng mga laban kay Marcos o laban kay Duterte, di ba? Kasi bakit ginagamit ang kasaysayan sa panahon ni Duterte? Di ba? Kasi may mga paralelismo na nakikita. Ngayon, kung naging mas, sabihin na natin na mas nakikinig si Duterte sa mga kritiko niya, maaaring naiwasan yung paggamit ng kasaysayan. Di ba? Yung mga gusto rin bumalik sa kapangyarihan gamit yung naratibo ni Marcos, di ba? Ginagamit pa rin si Marcos. So, ang nangyayari, una, kawawa yung memorya ni Marcos kasi imbis na manahimik na sa kasaysayan, ibig sabihin na manahimik, hindi nakakalimutan, pero hindi rin galit o tuwa ang ano, kundi, kumbaga, nandyan na siya sa kasaysayan. Hindi na siya present. Hindi na siya nag-generate ng masyadong emotion. Ang nangyayari po, patay tayo. Di ba? Nabubuhay ulit siya. At ito pa, ang kawawa dyan dahil walang record, kasi alam nyo, nakawala po sila sa 10 bilyong bagamat napatunayan sa korte, di ba? Hanggang ngayon, parang hindi nila napagdudusahan yung 10 bilyon na sinasabing nakaw na yaman, di ba? Nandyan din yung human rights violations na libo-libo po ang naging biktima. 3,000 ang patay, 30,000 ang tinorture, di ba? At yung tinatawag natin na yan, yung mga yan, kung nakalusot sila dyan, ang naging implikasyon ay pwede nang lusutan ng lahat itong ganitong kalaking krimen. At nagkaroon ng tinatawag natin na pagpapalala, hindi naman nag-start dyan, pero lumala yung culture of impunity. Ibig sabihin, yung kahit napakalaki ng krimen mo, ay makakawala ka. Isang malungkot din na implikasyon nito ay yung erosion of the tawag dito, erosion nung tinatawag natin na tiwala sa mga institusyon. Diba? Kasi yung pulis at militar, sila'y nag-torture, naging iba yung tingin sa kanila ng tao sa matagal na panahon. Diba? Gayun din yung patronage, centralization. Ibig sabihin, kailangan iasa lahat sa presidente ang buhay mo. Kasi yun ang gustong ipakita ng Pangulong Marcos. Sinentralize na, tinanggal na yung Kongreso, sinentralize na lahat sa sarili niya. E mahalaga po, i-decentralize natin. Local government dapat ang uma-action sa ating mga problema. Hindi ang presidente lang ng Pilipinas. Isa pa, no? Bago tayo lumipas, no? Yung tinatawag natin na ang kawawa talaga dahil kapag ginagamit na sa politika ng both sides, yung mga naratibo ng martial law, ang kawawa po dyan talaga yung mga human rights victims. Kasi imbis na nasa kasaysayan na lang yung karanasan nila, inuungkat at tinatanong-tanong ulit sa kanila. At minsan, kailangan pa nilang magbigay ng detalye na hindi naman dapat nila sabihin tulad ng nagahasa sila. Diba? Kasi nakikita nila, naku, eto na naman, baka magbalik na naman yung karanasan natin. So, ang kawawa, ako naaawa talaga sa mga biktima ng martial law. Dahil nauukil-kil ulit yung sugat na naranasan nila. Bakit? Dahil nauungkat sa politika. Diba? No? So,
Yan yung masakit dyan. So, the deeper wounds, yes, i-recognize natin. May mga infrastrukturang na ipatayo, may mga magagandang inisyatiba. Pero kasi sa akin, bilang isang critical na guro, ano yung implikasyon ng lahat ng ito? Na mas malalim. Kasi yung pag nanakaw, hindi na, pag pandarambong, hindi na maramdaman ng tao yan. Pag na-snatchan ka, gusto mong tirahin yung nag-snatch sa'yo, galit na galit ka. Pero yung pandarambong, bagamat napakalaki ng ninakaw, hindi mo maramdaman yan. Kaya akala mo, okay lang. Eh, dyan ako naiinis minsan pag sinasabing normal lang sa Philippine politics ang pagnanakaw. Kaya hayaan na natin. Marami lang nanakaw si Marcos kasi 20 years siya sa kapangyarihan. At dyan hindi dapat tayo mag-agree. Kasi anong ituturo mo sa bata? Okay lang magnakaw pag nasa gobyerno ka? I don't think so. As teachers. Diba? So yun, salamat John Ray. Mamaya, babalikan ka namin. Ngayon, huhingi ako ng tulong sa iba nating guests. Bakit? Eh kasi, kailangan, ako kasi college teacher ako. Dakdak lang ako ng dakdak, lecture lang ako ng lecture sa klase. Pero ito, mga talagang guro. So, mula sa Martial Law Chronicles, nandito po si Mel Cardenas. At meron siyang ilang mga bagay na gustong ipakita sa atin kung paano ba pwedeng ituro sa mga bata ang batas militar at ang panahon ni Marcos. Mel? Yes, maraming salamat Professor Chow at magandang umaga sa ating mga teachers. Happy Sunday po. Ako po si Mel ng Martial Law Chronicles Project. Kadalasan po mga ganitong panahon, nagbibigay kami ng training workshops para sa mga guro kung paano magandang ituro o paano maituturo sa classroom yung isang napakasensitibong topic po ng ating kasaysayan po, no? Sayang ngayong pandemya, hindi po namin nagagawa yun kasi face-to-face po usually kami nagbibigay ng aming three-day workshops. But anyway, I'd like to share with you some insights po na nakuha po namin sa pagturo nito, no? It's a three-day workshop. And if you need any materials, you can go to our website po, Martial Law Chronicles Project. Okay. Yung MLCP workshops po namin, binibigay namin sa Araling Panlipunan or Soksay teachers. Usually, 3 days po siya. Tapos, umaga hanggang early evening po. Talagang intensive course po siya, parang halos retreat. And usually, it's often done through partnership with schools or institutions and sometimes DepEd districts po. Usually, meron kami mga lectures, pero meron din po kami mga activities, kaya po sa tatlong araw, pagod din po yung mga participants namin, yung mga teachers. Mel, saglit lang. Mel, wait. Ibalik mo nga yung slide. Parang may nakita kong pamilyang na tao doon. Ay, ayan yan. Si John Ray po kasama namin sa tatlong. Si John Ray. Ito, ayan o. Ito ay, sa gateway, yung UCL. Ano tawag doon sa museum? Yung gallery. Yes, gallery. Sining Saysay. Yes. Pero pag isa, yung nagkukuto. Yung nagkukuto doon. Ano yan? Blind. Lalagay blind. Bakit kaya? Ano yan? Guest din natin yan ngayon, si Paeng. Yan. So kasama si Paeng, actually kami. Si John Ray, si Paeng. Tapos Sir Shao, yung inyong mga materials na sinulat, binibigay namin as handouts sa mga teachers. Kaya sila, may training sila, may handouts, isang ganito kapal na envelope ang natatanggap nila, punong-puno ng teaching training materials po. Correct. Yun. Salamat. So aside from activities, we have at the end of the training workshop, yung day 3 po namin, may intense lesson planning, tapos may demo teaching pa nga po kami. And you could see one of our teachers here using a very good tool po of the lesson in teaching about that period, the Marcos period. Marami din kaming sharing, merong art, merong mga art making. Pinapagawa namin sa teachers yung mga sinasuggest din namin na gawin nila students. So ito, merong isang teacher nag-share tungkol sa ano bang nararamdaman niya pag tinuturo o pinag-aaralan ang Marcos period, no? So may konting mga images dyan. And then there's a sharing and processing that happens among us teachers. So talagang
very emotional din po minsan ang aming mga training workshops. Talagang kami ni Paeng, ako, maiyakin akong tao. Day one pa lang umiiyak mo. Bakit? Kasi si Ate Susan, yung isa naming trainer, yung kapatid niya, ito si Ronald Jan, nawala noong 1977. Hindi na umuwi. No? By the way, itong ating episode ngayon ay inaalay natin sa namayapang Susan Kimpo. Opo. Namatay siya a few months ago lang. Yeah. At siya talaga yung siya talaga ang bumuo nitong Martial Law Chronicles Project. At Paeng, ito yung ano natin, no? Ito yung ating exhibit, yung nasa likuran ng mga upuan, di ba? Yes. So explain ko ito, no? This is one of our activities at the end of day one. This is called remembering our lost generation. Kung mahalata niyo po, merong mga silya na may mga kandila at may mga litrato. Ito po ay mga litrato ng mga estudyanteng nawala or mga late dati estudyante. Like case po, a lot of them are Philippine Science High School students. Eventually po, some of them died during the martial law period po. So ito po ay sana yung generation of leaders po sana natin ngayon. Isa sa kanila, posibleng naging sanang presidente natin, kung senators. Pero sila po ay naputol yung buhay noong panahon na iyon. So parang we also remember a lost generation of leaders po sana natin. So at day one pa lang, nag-iiyakan na po yung mga tao. Lalo na pag kinuwento ni Ate Susan na dalawa dito sa pictures na to ay kapatid niya. So, yung topics namin sa Martial Law Chronicles Project over 3 days covers human rights and democracy. We discuss how Marcos became president and rose to power. We also discuss the concept of yung tool ng dictatorship versus democracy. So, dinidefine din po namin yan. Pinag-aaralan din po yung ekonomiya at pandarambong na nangyari. Pinag-aaralan namin yung mga ibang story at kwento ng the lost generation, yung mga young leaders po natin na nasawi, nabuhay, nawala during the martial law period. Pinag-uusapan din po namin yung mga resistance movements from MNLF to the entire spectrum, yung mga pare, yung mga indigenous peoples, yung Kilusan, the underground movements, buong, and even EDSA itself, pinag-aaralan po, pinag-usapan po namin, hinihimay po namin yan. And even what happened after EDSA, so hanggang day 3, pinag-usapan po niyan, even current issues po. So natatakal po namin in our 3-day workshop. So generally po, for a 3-day workshop, nagsisimula kami sa discussion ng democracy. Kung mahalata niyo po, may score sheet kami, no? So the teacher's grade, different administrations in terms of ano yung institutions of democracy na pinalagaan nila or hindi. So ibig sabihin, hindi lang si Marcos ang pinag-aaralan dito. Hindi lang po. Oh, yes. Yeah. Comparative po. Oh, it's comparative. We have a parang 10 questions po siya. We can share it eventually po sa inyo. It's a checklist kung kamusta ang health ng democracy ng isang bayan. So, i-check nyo lang po, meron bang freedom of the press, academic freedom, yung mga ganun pong checklist. No? And then also, we discuss yung nangyari sa lost generation po natin, which is a very heavy topic po. And I say this talagang every workshop, day one, sa umaga, usually nakakuha po kami mga very anti-Marcos sa umaga. Tapos meron din po kami nakikita mga teachers na very pro-Marcos sa umaga, no? Pag nag-register sila kasi meron kaming pro-training po ng participants. Pero by the end of the day, lahat sila nag-iiyakan kasi naririnig nila yung kwento ng mga human rights violations na nangyari to our young. And then in the morning, meron pa pong mga reflections po. So, pinapagawa namin sila ng artwork. Kasi, medyo disturbing po yung day one, end of day one. Eh. Parang minsan yung ibang participants na hindi makatulog kasi ganun pala yung nangyari sa iba nating mga kabataan noon. And we have a lot of discussion on day two, resistance movements. We also include protest art, songs, and theater. So, minsan, meron po kami mga street skits
na ginagawa, yung PETA po na ating laging tuod. Nagsimula po ang days ng PETA, nagsimula po during the martial law period as street theater. And then we also have a panata at the end of the day, ano yung pledge ninyo how to be an effective history teacher. And then again, at the end of the training, magsascore po ulit kami. Then and now, how is our democracy now? And a discussion on civic consciousness, civic engagement. And then ayun na po, day three, teachers will work hard kasi gagawa po sila ng lesson plans and demo teaching. So mahalata niyo po na may iba't ibang kulay ang ating items. May green, may purple, may pink. May color coding po yan. Yan, opo. Sa aming training po, may emphasis po kami on three different centers. Hindi lang po yung intellect o yung head and thinking, hindi lang po yung diwa. Importante din po na during the training, meron po kami puso, may feelings, we discuss feelings, we acknowledge feelings of hurt, pain. And then we also engage with action. So may emphasis din po kami at the end, okay, ito yung naisip natin, natutunan natin, ito yung naramdaman natin, anong gagawin naman natin yon? So merong head, heart, hand. This is a pedagogical technique po. In a lot of schools, emphasize, especially in curriculum like Waldorf curriculum po, na kailangan may thinking, feeling, and the will to work, will to act. Yan. So history presented not just as facts, but also of human stories and collective action. And because of that, Ate Susan helped found a Waldorf school po dito. It's called Polisco Waldorf School. The Martial Law Chronicles Project, di lang leader namin si Ate Susan, no? We decided to launch this Gawad Susan Kimpo para sa natatanging guro. Ito po ay nais naming i-award o ibigay sa tatlong guro, one from elementary, high school, and then one from college po. At the end of this school year, sometime in July, timing po, first death anniversary ni Ate Susan yon. And yun po, we would like to affirm and honor our teachers who accept the challenge of teaching this sensitive topic in history, because it's a very challenging topic and it's very difficult din po to teach. If we want to acknowledge and affirm our teachers who work hard on making sure po na itong mga natutunan natin mula sa parte ng kasaysayan na yon ay hindi natin makakalimutan. Kasi as teachers po, we know lessons are repeated until learned. And if we don't learn from the lessons of history, we will repeat it, yung mga mistakes po natin. So yun po, for more information, please see the Facebook pages Member Susan Tipo, chikahan sa Faculty Zoom, and the Martial Law Chronicles Project. Salamat, so, Mel. Salamat, Mel. Maya-maya, pag nagpaalam po ako sa inyo, mapapanood nyo kung sino yung pagsasalita mismo ni Susan Kimpo. O para makita po natin kung ano yung sino siya at ano yung kanyang ipinaglaban. So, yun. Again, alam nyo, binabasa ko yung mga comments na dumadaloy. May mga mainit po. Ilan lang naman sila, pero may mga mainit po na mga komento dito na mamaya, tignan natin kung may panahon tayong basahin. Kasi wala ko tayong itinatago dito at parehas nga. O, kaso siyempre minsan kailangan bilang mga guro, alam nyo mahirap yan. May nagsasabi sa komento, mag-move on na daw tayo. Ako naniniwala ako sa pag-move on kasi nag-move on na rin naman ako eh. Tungkol sa martial law, hindi ko nga naabutan yan eh. Pero as history teachers, do not forget. Diba? Do not forget. Alam mo, yung sinasabi mo, kalimutan na lang at mag-move on. Kung history teacher po kayo, I'm very sorry to say this. I'm very sorry. Pero kung history teacher po kayo, siguro po mag-isip-isip na po kayo kung dapat nyo po kayo ang nagtuturo ng subject na yan. Mag-mat na lang po kayo o kaya mag-mat po kayo o mag-science po kayo o mag-English po kayo. Kung araling panlipunan po ang tinuturo ninyo at gusto nyong makalimot, mag-isip-isip na po kayo. Yun lang. I'm very sorry. Minsan lang po akong mainis at hindi po tayo nangahaway. Pero nakakainis. Kasi parang pag sinabi mong lumimot tayo, parang sinasabi mo na rin
na ang kasaysayan, ang aling panlipunan ay hindi mahalaga sa bayan ito. Di po ba? Ganun lang naman yun. O, ngayon, paano natin pakilusin ang kabataan para sa pagbabago? Ano man ang politika mo? Di ba? Eh kung ayaw mong maniwala na ito yung ginawa ni Marcos na maganda o ito yung ginawa ni Marcos na mabuti, ang mahalaga, ikaw ay kumikilos para sa pagbabago. So, Paeng, David, Rafaela David, baka naman gusto mong maipakita sa amin. Ano ang pwedeng gawin para sa mga ganitong, para may mga aktibidad ba na pwedeng gawin ng mga guro, no? Para maging mas kaiga-igaya ang pag-aaral na. Kasi sabi din dito, may isang komento, depressing daw, depressing. Depressing, move on. Huwag na nating pag-usapan to. Kasi depressing. Talaga bang kailangan depressing? At kailangan hindi ka iga-igaya ang pag-aaral o pagkatuto nito? Paeng. Maraming salamat, Prof. Chow. Actually, on that note, gusto kong ibahagi, we were discussing a few days ago, pag tinitingnan yung kasaysayan ng martial law, parang ang tinitingnan lagi na parang ang dilim-dilim niya, ang dami human rights violations. Pero I'd like to think that it was also a history of bravery, of heroism. Isa siyang kasaysayan na puno din ng inspiring stories ng mga kabataan lalo na lumaban at kahit na alam nilang mahirap, kahit na nakakatakot, hinarap pa rin nila yung madilim na na pinagdaanan nila nung panahon na yon, no? So I'd like to think it was a history of heroism as well. So hindi lang siya depressing. And with that, gusto kong i-share yung isang project po na ginagawa namin sa Center for Youth Advocacy and Networking, or CYAN. Ang CYAN po ay isang youth-led, youth-serving NGO. So mga karamihan po sa amin, mga bagets, ako na ata yung pinakamatanda. Feeling ko nga ang tanda ko na pagkasama ko yung mga teammates ko po eh. And yung isa sa mga sobrang malapit sa puso namin na proyekto, itong For Democracy and Human Rights na youth-led exhibit on the Martial Law Years and the People Power Revolution. Ito po ay ginawa namin 2012. So ikwento ko lang po sa inyo, I'll just show you some pictures para mas ma-visualize nyo po ito. Kung matatandaan nyo po, noong 2016, nilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. This was in 2016. At marami sa atin parang ang pakiramdam biglaan, parang in the dead of the night, bigla na lang pagising natin ay ano na, nangyayari na, no? Pero actually, noong 2012 pa lang, so that was how many years? 4 years before nangyari, meron ng resolution sa Congress, 193 ang pumirma na kongresista natin, pushing for a hero's burial kay Marcos. And 50% nung na-survey ng SWS ay nagsabing okay lang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakakalungkot yun kasi noong 2012, we also celebrated, or rather, sorry, we commemorated the 40th anniversary ng Martial Law Declaration. So that was 2012. So habang kinukommemorate natin yung dark past na yun, merong ganung move sa Congress. And we thought na it was time na young people actively participate in remembering our history's past. Kasi parang nakakalimutan na at marami ng okay dito. Kaya nung 2012 din, September, we were very lucky to launch. At saka sobrang ito passion project nung collective namin before, itong mobile exhibit ng For Democracy and Human Rights. So itong mobile exhibit na ito po ay nilaunch namin sa De La Salle University noong September 2012. So ito po yung picture. At syempre nung nilaunch namin yan, kasama namin wala nang iba kundi si Sir Chow Chua. Bagets-bagets pa si Sir Chow. May guwapo. Grabe, oo, Paeng. Alam mo, nagtataka ako, Paeng, eh, kung bakit hindi ka nagkakaroon sa akin nung panahon na ito. Joke, biro lang. Nagbibiro lang ako. baka magalit ka. Pero may mas guwapo sa akin eh. Tinalo ako eh. Ayun, no? Nakikita mo yung dalawa dyan? Yung dalawa dyan? Oo. Yung dalawa dyan. Tinalo ako. Sa kagwapuhan. Yung, dal-
Yan po yung aming tatlong young historians na nakasama nung sinulat itong For Democracy and Human Rights Exhibit. So the exhibit has been well-researched. Meron po siyang academic papers ng tatlong, again, young historians na sobrang swerte kaming makatrabaho. Kasama si Prof. Chow, kasama rin si Sir Adonis Elumbre na chairperson na or ng UP Baguio History Department, si Sir Alvin Campomanes, UP Manila naman. So young historians galing sa iba't ibang universidad sa Pilipinas, no? At hindi lang dito sa Metro Manila, also from Baguio. At through their help, nakapagawa po kami ng exhibit. It's a 19-panel exhibit. May catalog po ay ang nakikita nyo sa lower right na picture na pwedeng ipamigay. Para po siyang small version ng exhibit na may explanation. Tapos pinamimigay din po namin yung discussion papers. At ang maganda pa po, yung nag-design ng exhibit, mga students, mga college, CSB, no? College of St. Benilde students. So again, ito ay proyekto ng mga kabataan. Teka lang, CSB? So, alam mo ba kung paano tinayo yung CSB? Alam ba kung paano? Paano po, sir? Benilde. Paano po? Benilde. Ay, nakakaloka. Sige po, Prof. So ito po yung exhibit ng buo, katulad po nung sa training ni Ate na pinakita ni Ate Mel kanina for teachers. Ito po ay color-coded din, yung green eye on democracy and dictatorship, yung red eye on human rights violations. Tapos po yung yellow ay timeline of key events. Tapos yung blue po ay mga FAQs, trivia, quotes, kasama na po yung economy dyan. So medyo comprehensive na po yan at magdaling gamitin for students. So ito po, just some pictures nung launch. Kasama namin yung president ng LaSalle back then. And of course, yung aming supporter, solidarity partner from FES. And yung exhibit na po yan, since 2012 pa po namin ginagawa, we've been lucky enough to bring it to different schools around the Philippines. Ito po sa UP Baguio, UPLB, sa FEU De Liman Senior High at Elementary School, sa De La Salle Zobel, sa Visayas, at sa iba't ibang part pa ng Pilipinas, General Santos. We brought it in schools, in city halls, even in malls. So nadala na namin siya sa mall last time. Sobrang, naalala ko lang bigla, it was really touching and at the same time nakakatakot. Kasi may mga talagang very strong opinions against the topic na at certain points, you feel harassed sometimes. But at the same time, may lumapit sa amin, I remember, nasa mall kami sa Bicol. Sabi niya, naging biktima siya during that time. And that for me, reminded me na tama, dapat namin ginagawa at dapat natin ginagawa ito for people like them na hindi na natin kilala, pero nandyan lang sila. The first time we brought the exhibit outside of Manila in 2012, we were really lucky to be able na makadaupang palad si Ms. Susan Kim po, and we're honoring her this morning. So I just wanted to show her picture. Ito po yung unang labas namin. So sa UP Baguio po ito. And she opened our exhibit and she talked with our young leaders. And I think that was the most important thing when we talk about this history. It's bridging different generations. Siguro hindi po tayo nabuhay nung martial law years, pero hindi ibig sabihin hindi tayo kayang, hindi natin kaya makiisa o maki-empathize at maramdaman din yung sakit na naramdaman ng mga taong nawalan during nung martial law years. This is Susan sharing the story of her family. Seven out of 10 children would fight. I just want to share this photo. Nakahalungkat ko. So, noong December 04, 2012, we gave her this letter thanking her na nag-travel siya all the way to Baguio. Kasi nung in-invite namin si Ms. Susan, wala. Ano, kahit na nakamaliit na sasakyan lang, kahit mahaba yung biyahe, eh noong 2012, hindi pa po ganun kabilis yung biyahe pa Baguio. Game siya because she had a mission to tell their stories and we just wanted to thank her. Siguro ito na lang po yung gusto ko i-share. Nakakamiss naman si Susan. Nakakamiss naman siya. Sinabi mo pa, Prof. Chow. Yeah. Sobrang, I mean, yung, at saka ano eh, alam mo, I just want to say this because I'm kind of proud na she trusted me as a storyteller of their stories. Parang, na alam mo yon, yung tiwala na binigay niya sa akin kahit na hindi ako pinanganak sa panganang panahon na yon ay napakahalaga for me. Hanggang ngayon, dala-dala ko every time I appear up in front of people telling these stories. Sabi niya sa akin, Sir Chow, nung tinanong ko siya, kasi hindi siya libre one time,
who should I invite kung hindi siya pwede? Siyempre, ang sabi niya agad, the person who can do justice to our stories ay kayo daw. So, well, there's that. Salamat, Salamat, Tita Susana. Sige. Okay. And it was actually that Miss Susan believed that young people can, na kaya ng mga kabataan magkwento, that we also draw inspiration from. We knew early on na hindi namin kayang kami lang sasiyan. Kailangan namin ng mga katulong. So, we started training young truth tellers para i-run yung exhibit. Kasi yung exhibit po may guided tour na mga around 1 hour. So, we trained. Ito po mga truth tellers from Visayas. Ito po yung isang training din. I think this was in CSB, yung nasa kaliwa. Yung nasa kanan sa Lasal. So, sila na yung nag-exhibit yung mga estudyante ng Lasal. Ito trial run nila to. Ito yung gusto kong tutukan actually kasi we did a training 2 years ago sa Marist. It was, wait lang, ayan, nag-load na. This was in Marist School in Marikina. It was a senior high school. As young as senior high school, they proved themselves capable of actually teaching history. Sobrang nakaka-proud. Ito po yung training namin nasa kanan. Ito po yung actual exhibit nila, yung next picture. Dinesignan pa nila. May artwork, may mga papainting, pag pumasok ka dun sa exhibit area. So, sobrang nakaka-proud. As young as senior high. Ito rin ay senior high sa Saints ko a few years ago. 2 years ago. Again, nag-artwork din sila. So, they make it their own. And they run the exhibit themselves. Sila yung nag-guided tour sa mga kaklase nila. Sila mismo yung nagtuturo. Ang galing. And I think that's the whole point of this exhibit. It's not just to tell history, but it's to tell, it's the belief that young people can tell history as well. So, kung unang truth teller namin ay si Sir Shao, ngayon, meron na po tayong mga bagets. And it's really turning young people also to truth tellers. Grabe naman. Ngayon ko lang nakita itong mga pictures na ito at ang dami na palang nakakating ng ating exhibit, ha? Opo. At salamat po yun sa inyo at sa iba pang mga nagtiwala katulad ni Miss Susan. So I think I will, I just have 2 more slides. The exhibit, yes, please, primarily is a response to this question. Hindi nyo po siguro mabasa maliit na sa baba. Sino ang kikibo kung hindi tayo ang kikibo? Sino ang kikilos kung hindi tayo kikilos? I suppose it's young people answering na baka ako pwedeng kumilos. Baka ako pwedeng mabagabag at mag-alay. It's that young people stepping forward. Baka ako kaya ko. The exhibit hopefully provides a space to remember because we have to. But also it's a place to grieve. Kasi feeling po namin may collective trauma tayo lahat na hindi natin na proseso. In any abusive relationship, di ba? Parang paulit-ulit, it's cycle of abuse. Pero this time around, magnified. Kaya hanggang ngayon, pinapabayaan natin yung ganyang mga leaders. Kasi we cannot face the face of our abusers. We can't look at them in the eyes. And also, we can't really, hindi natin nag-grieve yung lahat ng taong nawala sa atin. And there are thousands of young people. And also, it's to seek justice. Kasi parang wala namang nakulong sa lahat nangyari ng martial law. Walang nakulong na nag-perpetuate ng martial law and yet, ang daming nakulong dahil nagsalita sila against martial law. Grabe yung kabalintunaan. So, ngayon po ay online na yung exhibit. Pahintay lang po kasi hindi pa namin siya tapos. Hopefully, ma-launch natin siya in a week's time. And I will end with this. Salamat, Miss Susan. Salamat sa mga nagtataya sa kabataan na kaya din nating magkwento at maging agents of democracy, human rights, at healing as well and justice. So, yan po, Sir Chow. Thank you, Ma'am Susan. Si Ma'am Susan ang pinaghuhugutan ko ng lakas kapag parang wala na akong pag-asa. Every time I tell these stories, parang may mga iba na hindi talaga nakikinig. And anyway,
Nandito tayo ngayon at isa sa dahilan kung bakit may inspirasyon tayo na magkwento. Siguro gusto ko lang bago tayo mag-start sa open forum natin, no? Iilan lang oras natin, so we'll make good use of it. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na bagamat si Paeng, si Mel, ewan ko, feeling ko nabutan niya ng konti, no? Ako ay hindi naman talaga nakaranas ng batas militar. No? Pero nagkukwento at sinasabi sa akin, wala ka naman noon. Bakit ka nagkukwento ng martial law? Eh ang sagot ko naman po dyan eh, bakit po kayong teacher, bakit po kayo nagkukwento tukol kay Rizal? Best friend niyo po ba siya? Bakit po yung teacher niyo nung elementary kayo, nung nagkwento tukol kay Lapu-Lapu? Present po ba siya sa Battle of Mactan? Yun, nagbibiro lang ako. Pero di ba, ganun naman talaga. Kaya nga may kasaysayan. Para yung hindi na, alam mo yung may nagsabi eh, doon sa, ano nga ba yun, yung pelikulang, yung ano, I forgot the film, but it's about a history teacher. Ang sabi niya, what you did, if you do not know what happened before you were born, you are forever a child. Oh? Not knowing what happened to you before you were born is forever being a child. Ayan. So, ayun, galing sa pelikula yun. Sige, John Ray, tara. Tayo ay tumugon sa ilang komento dito sa ating chat box at mamaya ay maglagom tayo. No? Sige. Sabi ni Noel Magrasya, Sir, good morning po. Tanong ko lang po, paano natin maipapasok ang localization ng Philippine history subject, lalo na yung topic sa martial law at mga issue na kinasangkutan niya? Example po, paano ituturo ang topic ng Marcos dictatorship sa Ilocos, kung saan majority ng mga fans ng Marcos ay naroon? Okay. Well, of course, totoo yung localization. Pero yun na nga eh, kailangan pili din yung kukunin mong testimonya. So, pili, ibig sabihin, hindi lang one-sided. So sigurado marami kang may interview na wala namang mapayapa dito, di ba? May mga ganun. Pero alam nyo, marami sa mga paniniil nangyari sa probinsya. No? Kasi doon talaga kumilos yung mga operatiba na hindi nakikita sa Maynila. In fact, sa Maynila, bagamat nandun yung mga kampo militar, doon kinukulong yung marami. Pero yung patayan, nangyari yun sa mga probinsya. So, kailangan may ma-interview rin kayo na na-involve doon sa mga pangyayari na iyon. Now, sa Ilocos, syempre, ako nire-respeto ko na yung mga pananaw nila doon. Kasi, ito yung sasabihin ko sa inyo, ha? Ang kasaysayan po, huwag nating gamitin para mang-away. Kung ginagamit po, iniwe-weapon ay sa atin yung kasaysayan, huwag nating gagayahin sila. Yun ang sa akin dyan. Kaya sinasermonan ko itong mga kritiko minsan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos, huwag niyong tutularan yung ibang tao dahil mas magaling talaga sila doon. Diba? We should rise above and use history for understanding. Gamitin mo ang kasaysayan para sa kaliwanagan, hindi para mag-away. Dahil in the end, kasaysayan ang magkakaisa sa akin. Okay, nakakatuwa tayo binisita ni Arthur MacArthur. Ano? Sabi ni Arthur MacArthur, anong source gamit mo, sir, sa research mo about the Marcoses? Please share us the title of the book or legit link. Yung hindi propaganda but pure history. There is no pure history na tinatawag natin na walang perspective. Every source that you will always have perspective. Di ba, John Ray? Di ba? So, John Ray, ako, ganito. Kasi yung mga sources na ginagamit, yung paper ko naman, nasa internet po yan. Nandun yung torture. No? Now, lahat ng sources may kinikilingan talaga. Ang ano lang natin, parehas ba sila? Diba? E kaso, syempre, pag primary source yan, yung nakita lang niya, yun lang yung sasabihin niya. Diba? Kapag historiador, tinitingnan niya rin yung mga perspektiba ng ibang tao. So, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka mag-judge. Diba? Ayan. Now, ito, maganda ito, no? Si Alphonse, sabi niya,
Baka si John Ray pwedeng sagutin ito. Ano-ano ang mga programang pinatupad ni Pangulong Cory Aquino upang makabangon ng ekonomiya mula sa pagbagsak nito noong 1983 dahil sa oil crisis? Ikaw na yan. Hindi, actually, ite, ganito lang ha. Yung kasi, di ba nakita niyo yung pagtaas? Mahalaga din kasi yung pagtingin ng mga traders sa, kasi ganito yan, hindi ko sinasabing umasa tayo sa dayuhan. Pero ang isang bansa ay hindi talaga makakasurvive kung hindi ito makikipagkalakalan. Kasi kailangan makipagkalakalan sila sa'yo, makipagkalakalan ka rin sa kanila. Now, kapag ka, nung panahon ng 1983 to 1986, na ang gulo-gulo na ng panahon, di ba? Dahil hindi na makontrol yung sitwasyon. Talagang bababa yung ekonomiya mo kasi hindi mag yung mga traders mo ayaw makipag-trade sa iyo kasi volatile ang political situation. Kaya may panahon sa ating kasaysayan na kapag ka ang politika mo ay magulo, bumabagsak yung ekonomiya. Panahon ni Gloria nangyari yan nung Gloria Gate. Bagamat matibay yung economic fundamentals at tinamaan pa rin. Ganon din sa panahon ni Joseph Estrada. Nakita natin yun na nung Gueteng Gate, bumaba din yung ekonomiya natin. Kasi pagka magkakagulo sa isang bansa, hindi yan pupuntahan ng mga negosyante. So, yung trust ng international community kay Cory nung panahon na yun, di ba? Ay yung halimbawa, yung nagsalita siya sa US Congress, di ba? At talagang pinuri siya ng mga ibang tao. Nakatulong din yun sa ating stature. At doon sa ating hindi ako ekonomista, so ayoko magmagaling dyan. Eh, parang si John Ray, very humble, hindi rin nagmagaling. Pero yan, baka maaaring may iba pang batis na pwede kayong tingnan. So anyway, babalikan ko yung kanina sa sources. Yun, hanapin nyo po yung aking papel, torture, at tingnan nyo po doon yung mga aklat. Yung mga aklat na yun, marami doon, collection ng mga kwento ng mga mismong nakakita o nakaranas ng torture. Isa pang magandang source sa atrocities ay yung mga testimonya na I think meron ng bantayog ng mga bayani. Puntahan niyo yung bantayog ng mga bayani, yung actual na deposition o testimonya ng mga tao na pinail nila, ng mga biktima na pinail nila sa AFP. Kasi may mga pinail sila sa AFP. At saka yung mga kaso din sa mga Marcos. So ayun. Sabi ni Miran Nimfa Medianista, paano po ako makakuha ng papers na makukuha para magamit ko sa pagtuturo? Okay. Si Paeng, pasasagutin ko rin dito. Pero meron akong papel, tatlong papel ukol sa batas militar ni Xiao Chua. I-ano nyo po yun? I-google nyo yun at may mga papel ho kayong makukuha. Now, yung mga papel ba natin, Paeng, meron ba? Iyan ba ilalabas o paano ba tayo pwedeng makakuha ng mga information din? Ano po, actually po binibigay po namin siya for free, pwede niyo po siyang ma-access. Pwede rin po namin i-email sa inyo. Pag naka-up na po yung online exhibit, downloadable po doon. I-announce po namin sa FB page, so follow us po sa CN Pilipinas para makita niyo po pag pwede nang i-download. Yun po ay sinulat ni Sir Chow at saka nung dalawa pa nating young historians. Very comprehensive. Salamat, Paeng. No? At saka libre yun. Libre yun. Kung ilalabas man namin yun as book project, baka mag-ano lang tayo. Baka very, very minimal yun. Pero kung electronic lang, libre yun. Binibigay talaga namin. Pero, tignan nyo yung sources namin. Sige. Teka lang, Mel. Tignan nyo yung sources ng torture at saka yung ibang papel. Kasi yun, pwede nyo pang hanapin. Hindi natin mapag-usapan lahat yung mga sources ngayon kasi isang oras din ko sa opinion. Diba? Sige, Mel. Mel, napuputol ka. Sa mga interesado po, meron po kaming chikahan. Hello? Yan okay na. Po ba? Yes. Dun sa mga interesado po for sources, we have a Facebook page and Facebook group called Chikahan sa Faculty Zoom, imbis na Faculty Room, no? So, nung nakaraang Friday, nagbigay kami training for sharing of teaching strategies po ito. Metrobank Awardee po ang nagbigay sa amin ng talk, si Dr. Christina Cristobal po. Last Friday, it was specific for high school teachers. This coming Friday, it's going to be specific for elementary school teachers. And then, so September 25 po yun ang Friday na umaga. And then, September 29, Tuesday ng 3 p.m.
college naman po, ano yung benefit niya na sumali kayo dun sa aming faculty Zoom na Facebook group ay may links po kami ibibigay sa mga participants, sa mga sources po na pwede naming pwede niyo pong gamitin, no? And we will be updating that online folder of links para hindi po kayo ma-overwhelm, no? Ang daming sources po talaga. Pero from now, the first quarter until fourth quarter wherein malamang ma-discuss niyo na po yung contemporary Philippine history po. Unti-unti po namin ipopulate po yung online folder po na yan with resources. And of course, a lot of websites din. So yun po. Ayun. Maraming ano no, maraming salamat Mel at Paeng. Nakakatuwa kasi nagtatanong sila sa sources at siguro bibigyan ko kayo ng ilan, no? Mga kung pananaw ni Pangulong Marcos to po sa martial law yung gagawin niyo, no? Lahat ito ay makikita ninyo sa mga aklat mismo na pinublish ng panahon ni Marcos na pwede niyong mabili sa mga antique shop tsaka sa mga online seller. Today's Revolution Democracy, 'di ba? Notes on the New Society of the Philippines. Pero kailangan balansehin mo 'yan. Huwag lang 'yung pananaw niya o 'yung pananaw ng mga kakampi, 'di ba? 'Yung pananaw ng mga biktima, actually maganda 'tong aklat na 'to, 'yung Marcos Martial Law Never Again. Kasi documented, may footnotes, ibig sabihin sinasabi kung ano 'yung sources. Although syempre, ano siya, kumbaga, meron siyang kinikilingan din in a way kasi never again, di ba? Pero may sources, yun ang mahalaga para kayo mismo ang humanap kung talagang naiintriga kayo. May sinasabi siyang sources, di ba? Now, maraming aklat. Actually, sobrang daming aklat. No? Sa ekonomiya, nandyan yung technocracy. Nakalimutan ko yung sa Ateneo Press tungkol sa technocracy. At meron, ayun, kay Tadem yung latest tungkol sa technocrats noong panahon ni Marcos. Pero meron tayong libro dito. Diba? Ito po yung libro ng Vibal sa Readings in Philippine History, Unraveling the Past. Bakit po? Tingnan nyo yung panahon ng Batas Militar. Readings ito ha, in Philippine History. Nakalagay yan, Martial Law, Challenge to Democracy. Pero, may timeline. At yung timeline ang nagkukwento, primary source. Diba? Mula sa first quarter storm, Diliman Commune, Declaration of Martial Law. Tapos, mga nakalahok tulad ni Judith Aguiwalo. Tapos, yung Proclamation 1081 ni Marcos. So, sa maikling reading na ito, makikita mo bakit dineklara ni Marcos ang Batas Militar ayon sa kanyang pananaw. Pero ayon sa diary niya, nakalagay para magtagal siya sa pwesto. Totoo ito, basahin niyo yung Abante column ko last Sunday. No? At nasa diary niya yun. So yung mga general orders niya nandyan at yung mga kwento ni Bonnie Ilagan sa kanyang pagka-torture. Constitution 1973, no? Ang ganda. Ibig sabihin, nakasummarize na pati yung 1986 People Power Revolution ay kasama. So, testimonya ni Marcos, primary source, ng mga biktima ng martial law, primary source, tinalakay po sa aklat na Unraveling the Past ng Vibal Group sa pamumuno ni Dr. Maria Luisa Camagay at ng mga iba pa nating mga nakababatang kasama sa UP History Department. So, ayun. Mayroon pa ba tayong komento? Ayan. Sabi ni Adrian Reyes, Prof. Chow, bakit po may mga lumalabas ngayon ng mga info during time of Marcos? Magandang pamamalakan niya. Masiglang ekonomiya, walang corruption. And knowing na alam naman ng lahat yung nangyari nung martial law. Okay. John Ray, gusto bang sagutin kung bakit nakalimot na tayo sa mga ibang nangyari? Bakit sinasabi nila nakalimot daw ang Pilipino? Totoo bang nakalimot ang Pilipino? Hindi, naiinis lang tayo. Yes, sagot mo. Oo. Naiinis tayo sa kasalukuyan, pero yun nga. Ngayon, ang problema, ang problema kasi is that yun, after the People Power Revolution, which is ano, medyo contentious nga ang tawagin siya na revolution, but in a politically correct term para sa EDSA is a peaceful transition of power. Yun yung kumbaga sa
bonsai or sa political history, it could be considered at kasama, katulad siya ng mga ibang pangyayari sa mundo. From a dictatorship, tapos maraming kilos protesta at nagbitiw yung ruling na dictatorship, it's a peaceful transition of power. So, ano yung nangyari after EDSA? Basically, yun nga, nabanggit natin kanina na merong there was conflict between sectors in society, lalong-lalo na nung panahon kay Cory, and we are still undoing the damages during the martial law period. Tapos, meron kang mga corruption cases nung panahon kay ni nung every administration after EDSA. So, ayun, yung frustrations natin sometimes ay, ayun, dahil nga inis tayo, we are looking for answers. And some sectors in society, yun nga, are weaponizing narratives at ang sinisisi ay EDSA. Ayan. So, is one way of looking at it is EDSA is being used as a scapegoat na tapos sinasama pa yung mga myths na yun nga na golden age daw yung martial law, etc. So it kumbaga it's a manipulation of our frustration ng sa kasalukuyan natin. Yun yung kaya dami-daming naging presidente pagkatapos niya. Tapos lahat yun nakalimutan natin. Hindi naman pwede yun. Di ba? Tapos John Ray, ito pa yung dagdag ko diyan. Bakit marami nang hindi na alam po ng lahat bakit? Kasi may mga bagong pinapanganak na hindi naman po nila talaga naranasan yan. Diba? Kaya malaki yung role ng teachers. Kasi pag hindi inulit, kaya dapat ulit-ulitin ang kwento ng kasaysayan eh. Sinasabi lang, ay, si Xiao Chua po naman, wala naman bagong sinabi yan eh. Sa'yo hindi bago. Pero doon sa kapapanganak pa lang, bago yun. Kaya wala akong pakialam sa inyo, uulit-ulitin ko yung mga kasaysayan, kahit anong pang panahon yan. Wala akong pakialam sa inyo. Yung mga akademiko, omo na isulat na ng ibang tao, hindi ko na pwedeng sabihin ulit. Hindi pwede yan. Dahil may bagong ipapanganak at bagong approach dapat every time. Iba yung approach ko sa approach ni Paeng. Kasi si Paeng ay nasa ibang generasyon. Totoo kaya ba yun? Anyway, ito ah, Queer June Recaña. Ay, de, ito muna. Sabi ni Mira Mayormanimpa Medianista, ang galing, it's really enlightening bilang isang guru. I really love to discuss in my students because we learn history. Queer June Recaña, Prof, what do you think of Juan Ponce de Leon's account on martial law when he was interviewed by Ms. Lucy Cruz Valdez? Thank you in advance. Sorry, ganito. Mahabang usapin yan pero simple lang. Si Juan Ponce Enrile ay may mga sinasabi ngayon na iba po sa sinasabi niya noon. Hindi ko na ho dadagdagan. I-check nyo na lang yan kasi may mga sources naman sa internet. No? Although kailangan, critical every time. Sabi ni Andrew Laurente, hindi okay ang magnakaw. Mula sa mababang level, nagnanakaw din hanggang sa pinakamataas na level, mas malaki ang ninanakaw. Walang pagkakaiba bagamat nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Pag sinasabi natin na yung Marcos years ay ganito, hindi natin sinasabi na hindi nangyayari yan ngayon. Human rights violations, nangyayari yan ngayon. Diba? Kaya nga kailangan magbago ang lipunan. Diba? Sa pamamagitan ng ating pagkilos. Ganun lang. Diba? So sabi ni Ron, magandang umaga po Sir Xiao and Ms. Paeng. Ano po masasabi niyo sa mga guro na sila mismo nagsishare sa Facebook ng fake information tungkol sa Marcos regime? Nakakabahala po kasi ito, lalo sa mga estudyante. Ron Kupang Senior High School. Sabi ni si Mel ang gusto sumagot, Mel. Okay, dahil teaching question po yun, no? Naturo yes. Din po kasi ako. Sa akin kasi, ang philosophy ko as a teacher, we can tell you what to think, but it's more important that we teach you how to think. Okay? Imbis na sasabihin namin kung anong dapat niyo isipin, kailangan ituro namin sa inyo kung paano kayo makagawa ng konklusyon, paano kayo makasaliksik, paano kayo makaresearch. Ang gusto kong i-point out is that usually pag in-imagine natin yung panahon ng Marcos dictatorship and martial law, may image tayo na kinandado yung Congress, di ba? There's this photo po na sinahugito sa longga nandun, nasa harap ng door ng Congress, kandado siya kasi closed nga yung Congress. There was lack of freedom of the press, no? Pero ang hindi natin naaalala din, the educational sector was also padlocked.
Ay, grabe. Nagkaroon po na, in a sense, di ba, walang press freedom, na nakitil yung press freedom noon, academic freedom was also affected. And yun po ang naging epekto mula noon na carry over po hanggang ngayon na tabu po halos pag-usapan. Bakit? Siguro yung mga teachers noon, pag nababalita, uy, si ganyan yung co-teacher ko, nawawala, ilabdak pala. Eh kasi nagsatupol kay ganito ganyan. So may chilling fear. Paano kung yung topic mo, yung kailangan mo ituro talaga, eh, tungkol sa ekonomiya, tungkol sa governance, hindi mo na pwede ituro yun. So, this is self-censor mo bilang teacher, yung mga ganong mga issue. At napapasa yun. Kumbaga, yung fear na hindi tabu dapat itong mga pinag-uusapan na to, consciously or unconsciously, naipasa ng mga teachers na nagturo ng teachers na nagturo ng teachers at nagtuturo ng teachers. Ang average age ng ating mga teachers ngayon ay millennial generation na. Siyempre, so hindi nyo naabutan naman yung panahon ng martial law. Pero kaya tayo may intergenerational storytelling. Kaya maganda, buhay pa sila. Andito yung mga primary sources natin. Pwede natin silang tanungin. Pero yun yung 2 points. We have to teach our students to how to think, not what to think necessarily. And pangalawa, yeah, we also have to bear in mind na napadlock ang academic freedom ng panahon na yan at posible hanggang ngayon. Salamat. Paeng! Sir, mabilis lang po. I think the question recognizes na sobrang makapangyarihan ng teachers. So exactly. I think, dahil marami tayong teachers na nanonood, that yung power na yun, we have to be responsible for that power as well. So, mas maging maingat po tayo in wielding that. Meaning, kailangan talaga may sources na actual, so na reliable. But I think the other point I want to make ay, panoorin niyo po yung social dilemma. Kasi hindi rin po ganun ka-neutral na space ang Facebook. At lalo niyang pinaghihiwalay yung mga iba-ibang tao na may iba-ibang paniniwala. And I think as teachers, you need to know the dangers of social media as well. Kaya mahirap ituro ang martial law kasi divisive talaga eh. May iba-ibang opinion ng tao tungkol dito. Di katulad kay Rizal. Diba si Rizal nananahimik na kaya okay na tayo sa kanya. Si Manuel Quezon, kahit naman hindi siya perfect, okay na tayo sa kanya. Kahit kay Pangulong Quirino. Pero halimbawa, kay Marcos, kasi nga, hanggang ngayon, political na issue siya. Yan talaga yon. Yan talaga yung bottom line. Kaya yung mga galit sa akin dito, galit talaga kayo dahil yan ang politika nyo. Hindi dahil yan ang kasaysayan. Diba? Okay. Ganito. Konti na lang yung oras natin, pero gusto kong batiin yung kapatid ko na si Mark Briones Chua dahil siya daw yung number one fan. Heart daw, nagbigay siya ng heart from the number one fan of Xiao Chua. Ayan. So lahat sa bahay, hindi ko na kayo idadamay dito kasi napaka-controversial ang topic. Wala akong babatiin ngayon dahil ayoko kayong madamay. Ano? Sabi ni DK Casenias Padua, relax daw Prof. Xiao. Minsan kailangan pag-uho ka, nag-theatrics ka din, di ba? Pero sa totoo lang, talaga sumakit po ng konti kanina yung dibdib ko doon. Talaga nga, I was short of breath for a few minutes. Alam ni Paul yan, ano? Now, anyway, saglit lang ha. Ito, sabi ni Teacher Net, maganda yung sinabi niya, hindi masama per se ang martial law. Totoo yun. Pag may rebellion na alam mo talagang hindi mo tatalo ng gobyerno in normal powers, di ba? Ay masama. Pero kung ginamit, yun, ang masama ay kung paano ginamit ang martial law powers. Ah, galing. Tama, Teacher Net, ano? I believe the Constitution has enough safeguards for martial law. Ngayon yun, 1987. Pero no 1935 Constitution, hindi pa. But if you have public officials that read the Constitution as just a piece of paper, mawawalan ng saysay ang mga safeguards na ito. Galing, Teacher Net. Thank you. John May, you want to say something? Ah, wala. Okay na. Okay, sabi ni Phoebe Tana Leon Villasante Para. Maraming salamat po sa binahagi ninyong mga kalaman na tiyak magagamit ko po sa pang-araw-araw din. Actually, may hindi pa tayo natalakay pero hahaba kasi eh. Pero siguro, yun na lang yung, I don't know kung take away question ko yun while you tell us how to contact your offices so that we can have, kapag gusto nilang magpa-exhibit o gusto nilang magkaroon ng training. Diba? And again, syempre, kailangan may mga logistics yan. So hindi naman yan talaga, alam mo yun, libre-libre.
no? May mga kailangan ding ano, no, ayusin diyan. Pero sa kanila na kayo makipag-usap, no? But anyway, oh, teka lang. Joseph Ermitaño, maraming salamat Sir Chow Chua at sa iba pa nating tagapagsata ngayong araw na ito sa mga aral na tinuro niyo at binigay niyo sa amin tungkol sa kasaysayan. 'Di ba? Maraming pong salamat. Hashtag kasaysayan kay saya. Hashtag learners1ph. Si Polo, pinagpapasensyahan tayo kasi you know, mainit na issue to eh. Thanks sa karunungan ninyong ibinahagi, sabi ni Marvin Orsena, sa amin ngayong umaga. Tunay na kasaysayan ay kay sarap na pag-aralan at kapulutan ng kaalamang magagamit sa pag-aaral ng kasalukuyang panahon. Alam nyo yung magandang sinasabi ni natin dito sa kasaysayan kay saya. Hindi lang to information itong mga pinag-aaralan natin sa kasaysayan. Pag na-practice ka ng critical thinking, paano ba tinitignan ng sources? Ano ba totoo o hindi? Hindi ka na mag-share ng fake news sa FB. Or at least mabawasan. Di ba? Mababawasan. Hindi ko naman sinasabing hindi na kasi minsan nagkakamali din ako. Hindi naman ako perfecto. Pero mababawasan. No, mababawasan. Okay. Sabi ni Annalisa Annie, oh, si Miss Annie, kilala ko ito, Teacher Annalisa Annie. Sa panahon ng distance learning, may karagdagan bang adjustment sa party ng group pagdating sa pagtalakay ng mga controversial na paksa? A careful selection of videos to watch. Yun. Yes, Mama Annie. Careful. Oh, alam mo to, nagsisit-in sa klase ko to nung teacher pa ako sa UP. Eh. Matagal ng panahon. Nga 15 years ago. Gawin mo, Ani, lumipas na 15 taon. Nandito pa rin tayo. Di ba? Sige, mamaya ko yan babasahin. Ayan. Okay. Sabi ni Gian Dayaw, Prof. Shaw at Sir John Ray, ano po sa tingin mo ang dahilan at impact ng pagkaka-abolish ng PCGG? Well, una sa lahat, yung deterioration kasi ng PCGG, medyo matagal nang nangyayari kasi may mga inilagay dyan na pro-Marcos. At mga ano na ang nangyari, parang minsan iisipin mo, ba't napabayaan yung ibang dokumento? Although to their credit, nakapagbalik sila ng 4 na bilyong piso. Kaya nabalik nila kasi talagang sinequester nila dahil mga nakaw na yaman talaga. So in fairness to them. Pero yun nga, sa pagka-abolish niyan, hindi ko alam ang kwento, may turnover ba ng mga dokumento, na kanino na yung mga dokumento na yan, sino na magpa-function ng kanilang function, ay kailangan liwanagin. Okay. Salamat. All, wala akong sagot dyan, pero yun na nga. Mahirap kasi parang sila yung nag-iingat eh nung mga dokumento na yun eh, ng nakaw na yaman. Oh, yun ang, so, nasan na yun? Ngayon, sige. Dalawang issue. Number one, martial law kasi huli na yan eh sa Philippine history. Kaya minsan, sa dami ng gusto natin ituro, hindi na tayo umaabot. Yan din. O, pwede na natin didiscuss yan. So, ano lang, careful lang tayo sa pag-manage ng time. No? Tulad ko, hanggang people power lang ang tapos ko. Eh. Gusto ko si Duterte pag-usapan. Eh. Hindi ko na mapag-usapan. Okay, si Noy-Noy. Pero kasalukuyan na kasi yun. Number two, yung pagkawala ng Philippine history sa high school. Dahil ang tanong dyan, ayoko nang itanong sa inyo kasi hahaba tayo. Ha? Pero itanong nyo sa sarili ninyo, gaano ba kahirap ituro yung pagnanakaw, pandarambong, torture? Paano yan ipapaintindi sa mga bata? Maloka ka. Oh. So, isa pang dilema yun. Diba? So, sige. Gusto kong tawagin ngayon, syempre, si Paeng para sa ating maikling pagpapaalam. Paano ba namin kayo makukontak at ano ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan? Ano po, siguro po contact niyo po kami sa cianpilipinas@gmail.com. Pwede rin po sa website cianpilipinas.com or sa Facebook page. So basically Cian Pilipinas lang din po. So please find us there, magreply po kami agad. Final message, marami po tayo. So, sa tingin ko po ay minsan feeling natin ang hirap makita yung mukha ng mga ibang-iba yung opinion sa atin. But it's important that we always see each other as magkababayan. At never stop. And laging may bridge. Maganda yung isang comment na bridging different generations. But not just bridging different generations, bridging people from both sides. Hindi po pwedeng mawala yung pag-uusap.
Philippa Alcaide nagsabi noon, history bridging the different generations. Ibig sabihin, kahit puminsan nakakainis tayo sa isa't isa. Diba? Nakakainis tayo sa isa't isa. Inis ka kay Xiao Chua. Ako inis sa'yo kasi po Marcos ka. Pero, niyayakap pa rin kita. Kasi kapwa kita Pilipino. Diba? At hindi dapat yung tunggalian natin sa politika ang maging dahilan para walang yain ko ang pagkatao mo at walang yain mo ang pagkatao ko. Dahil tayo pare-parehong Pilipino. Diba? Now, puntaan natin ngayon si Mel ng Martial Law Chronicles Project. Thank you po sa pagkataong bahagi. Ang final message ko na lang po sa ating mga guro ay, di ba po pag may hindi naintindihan yung ating mga learners, inuulit natin yung lesson, no? Lalo na sa math, halimbawa. So, lessons are repeated until we learn it. Eh, kaya din po siguro umuulit ang ating kasaysayan kasi hindi pa po natin natututunan ang mga aral mula sa kasaysayan natin. So, napakahalaga po ng inyong gawain bilang mga history at araling panlipunan teachers. Please, please help our generation learn from the learnings of the past. At maraming salamat po sa inyong pagpapagal. At good luck po sa upcoming school year. Chikahan sa Faculty Zoom Facebook page and Facebook group. Follow niyo po kami dahil may mga next events pa po kami. Saka Martial Law Chronicles Project may Facebook page and website din po kami. Very thank you, Mel. Thank you so much. Enriching ang participation mo. By the way, may mga following events lang ako. Ibibigay ko na sa inyo. Panoorin nyo pala yung webinar ni John Ray kahapon sa Gateway Gallery. Panoorin nyo yun. Tukos sa historical distortion. No? Ano pa? Please subscribe to my YouTube, Xiao Chua, X-I-A-O Chua. Okay. Mayroon akong event mamaya. Kasaysayan yung sa aktor, no, ako po yung moderator kasama si Lord De Vera, kasama namin si Vilma Santos at iba pang mga kalahok. Ito po ay tungkol sa pelikula nung panahon ni Marcos, no? At kung ito ba yung nangyayari noon, meron bang ganyang kaparehong pangyayari ngayon? Isa pang event bukas po ng umaga sa Ateneo de Iloilo. Yung kung gusto niyo ng information about martial law, yun doon ko talaga siya ibibigay. Yung sa hapon naman, Tindig Pilipinas, alas 4, yan po yung tungkol din sa martial law. Kasama si Jun Sabayton. At syempre, meron din ako sa Lyceum ba? Yung Pisay ng Manila yata yun. Philippine Science High School. Manila Science High School. Meron din po akong talk dyan sa Tuesday naman ng hapon. At syempre, hindi ko kinakalimutan pa yung David na meron tayo next week pa na dapat matapos yan, bakla ha, matapos yung exhibit, yes, para sir, yes, ma-open sir natin. Oo, sige. So ngayon, tatawagin ko naman ang aking mahal na kaibigan at kasama sa pakikibaka para sa makatotohanan ng kasaysayan na may saysay para sa bayan, Professor John Ray Ramos. Okay. Ano uli yan, Chow? Sorry. Last message mo, pare. Okay. So, ang history ng martial law is not just really yung pagtuturo ng ano, yung pagtinuro ng kasaysayan ng batas militar. Hindi mo lang tinuturo ay yung facts or yung kwento. Actually, isa itong lesson ng pagpapakatao eh. Ayan. So, pagpapakatao sapagkat paano tignan ang halaga ng buhay ng tao pagdating sa politika, pagtungkol sa pamamahala, etc. And it speaks largely tungkol sa kung makatao ba ang teacher, kung makatao ba ang turing natin sa isa't isa, kung makatao ba ang turing o trato ng pamahalaan sa atin bilang mga tao. Ayun. So may value or ito yung pinakamahalagang saysay para sa akin sa pagtuturo ng kasaysayan ng batas militar at ng diktadura at maging kasaysayan ng EDSA. So, ayun, maging makatao tayo. Yun yung pinakamahalagang lesson.
ng paksang ito. Ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin para magpakatao at makipagkapwa-tao. Kapag ka hindi natin natutunan yun, hungkag ang kasaysayan at araling panlipunan. Wala siyang saysay. Dahil it should make us better Filipinos. Mga kaibigan, ako po si Xiao Chua na kasaysayan kaysaya ng Vibal Group. Walang kinalaman ng Vibal Group sa aming sinabi ngayong araw na ito. Pero nagpapasalamat kami na binigyan kami ng pagkakataon makausap ang libo-libo guro. Matagal na ho namin gustong gawin ito. Matagal ko na po ang pangarap na makausap kayo tungkol sa bagay na ito. Pero salamat po at puso sa puso, pinakinggan niyo po kami ngayong araw na ito. Siguro ang masasabi ko na lang, ang nangyayari kasi ngayon pag nagbabanggit ng kasaysayan ay balahuraan ang nangyayari. Alam ko tong kasaysayan na ito, therefore, ikaw ay isang bobo. Diba? Alam ko ang kasaysayan na ito kasi tanga ka. Hindi dapat natin gamitin ang kasaysayan para makipag-away. Bagamat inherent sa kasaysayan ang politika, hindi dapat ito sobrang politikahin. Ibig sabihin, kailangang maging parehas tayo. Gayon din, ang kasaysayan ay hindi dapat gawin na weapon para sa kapwa Pilipino. Bagamat sinasabi natin ng mali tungkol kay Marcos, hindi ito upang gawin siyang demonyo. Patay na siya. Wala na siya. At kahit puriin pa natin siya, wala na siya. Hindi na niya yon maranasan. Hindi na na yon matatanggap. Ito ay tungkol sa atin. Na kung hindi natin matututunan ng tamang leksyon, tayo at ang mga anak natin ang maghihirap. Hindi ito tungkol sa pagdedemonyo kay Marcos. Ito'y tungkol sa ating kinabukasan. Anong hakbang ang gagawin natin na tama dahil natuto tayo ng tamang kasaysayan? At sa huli, dahil kapwa Pilipino natin, kaya mahirap eh. Madaling tirahin ng mga kolonyalista kasi dayuhan sila. Pero ang kapwa Pilipino, ang hirap, talagang divided tayo. Pero kilalanin natin yan. Wala tayong magagawa kung ayaw nating magkaisa. Dahil hindi naman kailangan magkaisa tayo ng isip pare-pareho. Dahil hindi naman yun ang punto ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay kahit na iba-iba tayo ng pananaw, tayo pa rin ay nagkakaintindihan bilang mga Pilipino. Kaya naman, ang mensahe kong huli sa araw na ito ay igalang mo ang nakikinig sa iyo. You have to respect your audience. Hindi pwedeng nagsasalita ka ng iyong pananaw at kasaysayan ay binabastos mo ang kapwa mo kasi lalo kang hindi pakikinggan. Kung hindi mo kung inirerespeto mo ang kausap mo, iba man kayo ng pananaw sa isa't isa, sa huli, magyayakapan kayo kahit virtual hug man bilang mga Pilipino. Mga kaibigan, ang pagpapaalam po na gagawin natin ay isang pagkilala at tribute sa katatapos pa lang na mamayapa na si Susan Quimpo. At ang tribute na ito sa pamamagitan ng awit tungkol sa kanyang kapatid na nawala ay ang aming paraan ng pagsasabi sa inyo na salamat mga guro dahil kayo ang bantay, tunay na mga bantay ng kasaysayan. Kayo ay instrumental para ang mga kwento ni Susan at ni Ronald Jan at ng mga iba pang maliliit na tao, hindi lang ito tungkol sa mga personalidad, ay tuloy-tuloy na ikwento hanggang sa susunod na mga henerasyon. Maraming salamat po at paalam.
labas, baka mapagkamalan lang. Bibisita ko sa kaibigan at babalik ako sa ating tahanan. Ayokong mahuling muli sa labas, baka mawala na naman. Alam kong mahirap, alam kong mapangalim, ngunit itutuloy ko pa dahil tapa. Dahil tapa. We cannot ever just sit back. We have to proactively be active citizens, defend democracy. No? Hindi pwedeng mawala ng konsyensya. No? Continuous yan. Yun nga eh, nung bata kami, naririnig mo yung mga matatanda, sinasabi, eh bata pa lang yan, kwan lang yan, dala lang yan ng kwan, teenage hormones, yung galit na yan. Hindi eh. I'm 57 right now. Aktivista pa rin ako. At nung ni-recruit ako, nung 19 ako, ang tanong ko sa kanila, ang tagal niyo naman mag-recruit, ba't ngayon lang? No? Because it continues yan. You do not stop. No? It is not out of anger. It is actually out of love. No? It is out of love that you defend democracy so that the next generation and the next generation after that we'll still have a country, we'll still have natural resources, no? We'll not have dictators and all that. So, kun yan, ongoing yan, no? You're never too young or too old.